Hello? 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 Paano kaya kung ganito yung boses ko? No? MC, hello. Wow, ang ganda ng voice. And pwede nyo rin siyang lagyan ng echo, ayan. Hello? 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 Ayan, pwede nyo lakasan yung echo. Ano ba yan? Hindi ko mapakita sa inyo. Every time in my mind, I'm telling myself. What's up, you guys? Aeus Lance again on your screen, and we are back at it again for another video. And if you're new here, please click subscribe and don't forget to hit the notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang videos. Hi! Uy, sorry, medyo mahaba tong video na to, pero gumawa ko ng mga timestamp para sa'yo para ma-skip mo yung video na to kung saan mo gusto. Ito yung mga yan. For today's video, unboxing ulit. Sorry kung puro unboxing na yung content ng channel ko. Pero soon, malapit na mag-release na ako ng new vlog. Itong sinasabi ko na to about sa room na to. As you can see, hindi pa siya tapos. Hindi ko pa siya pwedeng ipakita sa inyo. Simple lang naman tong room na to, no? Maliit lang. Isa lang siyang workplace. So, I'll do a separate vlog for this. And yeah, kahit hindi pa siya painted, papakita ko na sa inyo. Very happy! As you can see, guys, sa title and sa thumbnail ng video na to, nagawa lang tayo ng quick unboxing ng package na to. Kasi nakarating lang nito kanina and excited na rin akong buksan to para i-try. So ito ay isang V8 sound card na ginagamit ng karamihan na nagla-livestream, nagko-cover, nag-host live, no? So, we'll try this one, and also in this video, I will try to answer some of the frequently asked questions about V8 sound card. Kung kailangan mo bang bumili nito, kung mas maganda nga ba yung quality nito sa mga typical na USB sound card, kung mas maganda ba siya kaysa sa audio splitter. So, simulan na natin, guys. Okay. So, pagbukas niya ng item, ito yung bubungad sa atin. Live sound card. Ayan na. Wired condenser microphone. Excellent quality of voice and music professionals. Ayan, ito yung operation to, guide. Ayan, basahin niyo na lang. Nakalagay dito, open from here. Ayan, so dito natin bubuksan, no? Quick unboxing lang. Woo! Bumungad ka agad siya. Ayan, ganda lang siya kaliit. Ang una natin makikita, guys, is ito mismong product na V8 sound card. So makikita nyo dito yung iba't ibang buttons niya. Live, the sound card, V8. So ito yung power niya dito. Tapos, ito yung para sa volume ng mic. Ito rin yung sa echo. Treble, bass, record, backing track, and then monitor. Ayan. Tapos guys, may mga sound effects na dito. Ayan. Nakita nyo dyan, meron dito reverb, delay, pitch, elimination, crack, MC, voiceover, cheer, din, gunshot, 9277, yell, kiss, laughter, applause, din, giggle, slash, and then PUBG? May PUBG pa. So, dito guys, makikita niyo yung mga port niya, ayan. For charging, live 1, live 2, backing track. Ito yung earphone, this for the headphone. This for the condenser mic, kung may mga BM-800 kayo. This one is for the dynamic. Okay. So, yung material niya is metal, ayan. Metal siya, guys, sa tunog pa lang. Hindi siya tunog plastic, which is good, no? Sabi na natin muna, ayan. So, balik tayo sa box. Pagpasensyaan nyo na yung buho ko nung hindi pa ako nakapagpagupit. Magpagupit na talaga ako, promise. Next vlog, may scene na to. And yes, habang in-edit ko to, nagpagupit na ako. So ito yung sa box, ito yung natira. Ayan, mga wires. Yung dalawang combination niya. I think this is 3.5mm jack. Ayan. And this one is, ayan. Ito yung typical na para sa mga charger ng Android. Cable na to is for charging, I think. And lastly, one male and one female na jack. Okay. So, try na natin siya, guys. Itatest ko muna kung gumagana. Tapos, papakita ko kung paano siya gamitin. Okay? So, let's set this up. Kunin niyo yung charging cable and then i-plug niyo siya sa charging port. And then, dapat umilaw yung red light indicator niya para malaman niyo kung nag-charge. But, I suggest, huwag niyo siyang ipa-plug in
kung magre-record kayo kasi it kind of produce some static noise na ayaw nating marinig. So better off i-charge nyo muna bago nyo siya gamitin. Next is itong cable na may combination ng micro USB at 3.5mm jack. So ipa-plugin lang natin siya either sa live 1 or live 2. So ito yung kailangan yung cable para makapag-record sa mobile phone, sa laptop, or sa desktop. So itong dulo na to, yung 3.5mm jack, ipa-plugin nyo lang siya sa phone, yun nga, laptop, or desktop, para lahat ng ire-record nyo through V8, mapupunta doon sa kung saan nyo man siya sinaksak, mga sound effects, at kung ano-ano pang sasabihin nyo. Next naman is yung earphone. Kung gusto nyo marinig yung sarili nyo, i-plug in nyo siya sa may headset, or doon sa earphone or speaker, para marinig nyo yung output ng V8 sound card. Tataasin nyo lang din yung monitor para marinig nyo talaga ng malinis yung sinasabi nyo. Lastly is itong BM800. So yung dulo ng BM800, meron siyang designated port kung saan nyo siya isasaksak. Huwag na huwag kayo malilito guys kung saan nyo isasaksak yung condenser mic ninyo kasi malino na malino yung label dyan kung saan nyo siya isasaksak and nasa instructions na rin lahat ng kailangan nyo malaman kung saan nyo isasaksak yung bawat device na meron kayo. Basahin nyo lang instructions guys, lahat naman naka-indicate dyan and bago kayo mag-run sa seller, make sure na na-try nyo na lahat ng way para mapagana yung V8, hindi yung magre-reklamo kayo agad-agad. Ganun lang kaiksi yung setup. Now, itry na natin kung maganda ba yung output ng V8 sound card and kung sulit nga ba tong product na to. Okay guys, so tapos ko na siya yung setup. Medyo dumidilim na rin. So ito na nga pala yung BM800 sa tabi ko. And as you can hear, hindi BM800 yung ginagamit ko ngayon. The audio for this clip is coming from my mobile phone. So I will try to plug in this 3.5mm jack. Let's see kung gagana siya. Ang ganyan yung difference neto at kapag may microphone. Okay, ito na. Hello? Hello? Okay. Ayan, so kung gusto nyo marinig yung sinasabi nyo, sabihin nyo siya ng earphone, no? So gumagana siya, ayan. Naririnig ko yung sarili ko. Pwede mo siyang hinaan. Ayan, hihinaan ko. Wala na. Ayan, ayan, meron na ulit. And pwede nyo rin siyang lagyan ng echo, ayan. Hello? 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 Ayan, pwede nyo lakasan yung echo. Ano ba yan? Hindi ko mapakita sa inyo. Ang dami niyong wires eh. Ayan. Pag binabaan natin yung echo, ayan, ito yung maririnig nyo. Nasagot na agad yung sa inyong question kung gumagana ba ito sa mobile phone. Yes, gumagana. And napakarami ng YouTube videos na mapapanood nyo na ang gamit lang nila is mobile phone, no? Hello? Ayan. Every time in my mind I'm telling myself pa. Ayan, so naka-max yung volume ng microphone ko, okay? And then, ito yung treble, naka-max din. Yung bass, naka-max, pwede natin babaan. Pero medyo pangit, no? So, mas maganda meron pa rin bass. Ayan. Yung monitor, kapag nilakasan nyo, lalakas din yung output dito sa earphone. So, kung gusto nyo mas marinig ng clear yung voice nyo, lakasan nyo yung monitor. Pwede nyo rin siyang sabayan ng iba pa dito, no? Like kung may minus 1 kayo, mag-plug in lang kayo dito. Pwede rin yung mga dynamic microphone dito sa socket na to. Currently, naka-turn on yung reverb delays. Pero hindi siya tunog reverb, okay? Tunog electro voice lang siya. Or parang auto-tune, parang ganun. Yeah, misleading yung button. So, be careful sa paggamit ng mga sound effects, okay? May auto-tune yung reverb delay, no? So, I don't suggest this one, but it's kinda cool though. Kung ako lang sanang yung minahal, di ka na muling mag-iisa. Para siyang electronic sound na robotic something yung ginagamit ng mga rappers. So, okay, next naman yung pitch. Try natin yung pitch, guys. Hello? Okay, so basically, this pitch button makes your pitch higher than what you have. Hello? 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 Paano kaya kung ganito yung boses ko?
MC, hello. Wow, ang ganda ng voice. Yung sound for MC, ang ganda ng voice for me. Naalala ko yung pitch. Ito siguro yung gamit ni Chooks. Pre. Okay. This one is voice over. Ah, okay, ang ganda niya, no? Trap ko siya kaysa dun sa MC, no? Hello, ito, voice over. Ang ganda. Maganda yung sound niya, guys. Ayan, ito yung mga sound effects, no? Woo! Congratulations sa nanalo ng 50 pesos load! Boom! Ang gunshot, ang dami. Sarot. Yeah. Kiss. I really suggest this VH sound card, no, sa mga nagla-livestream kasi sobrang useful ng mga buttons dito, no? Hindi na kayo mahihirapan mag-setup ng kung anon sa PC ninyo. Next, applause. Yeah, applause. We have cheer and applause. Yeah, I really suggest this VH sound card sa mga nagla-livestream and also sa mga nagko-cover, no, para mas naririnig nyo kung ano ba yung output ng voice nyo. All I can say is, yeah, yung sound card, actually, mas maganda yung quality niya kesa sa mga audio splitter. Lalo na dun sa mga typical na USB sound card. Yung 7.1, ata yan tawag na dun, 7.1 USB sound card, no? Version 7.1, I don't know. Kailangan mo bang bumili neto? If you are a live streamer and you have money with you, yes, of course. Kung pure covers naman yung ginagawa mo, tapos pinaprocess mo siya sa mga audio editing software, wala kang budget, kahit di ka na bumili neto, no? Kahit audio splitter lang, okay na. Kahit typical na USB sound card lang, okay na, basta walang static noise. Ito kasi ang ganda ng quality niya, no? Kung nagustuhan niyo tong video na to, please hit that like button. If you're new here, don't forget to smash that subscribe button and i-ring mo na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod ko pang videos. That's all for this unboxing and full review. Full ba yun? I hope this video helped you out. I'm Lance Aldrene and I'm signing off. Peace out!